Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na ang Tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Tayo na diliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Buenas tardes, magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Biyernes Santo? Hindi. Oh. Matindi lang ang traffic talaga ngayon pong araw na ito. Sa kabila ng meron tayong code number, yung mga tinatawag na code numbers natin, yung mga odd even, ayan. Pero sa kabila po nito, mukhang iba ang araw ng Biyernes, senyora. Iba po ang araw ng Biyernes. Parang hindi natin, parang wala tayong coding eh. Parang walang coding, ha? Kahit na may coding, ha? Parang walang coding pag-araw ng Biyernes. Tinamaan na magaling. Ang manamano na magaling. Talagang kala nyo talaga walang alert level. Yan. Yan po ang ating nakikita sa kapaligiran natin ngayong araw na ito ng Biyernes. Para bang Christmas rush. Yung tradisyon na Christmas rush. Malapit na ba? Ano pa naman ha? Ilang araw pa? Ha? December ano lang ngayon eh? Di ba December 3 lang tayo ngayon, di ba? O December 2? Ano ba tayo? 22 days before traditional na Christmas. Pero parang ang tingin natin, traditional na Christmas rush. Nagmamadali na, senyora. Ngayon pong araw na ito na Biyernes na kung saan po ay meron pa tayong coding numbers, ha? Meron pa tayong coding numbers, ha? Kaya, at meron pa tayong track ban. Pero sa kabila niyan, lumabas ko kayo, sandali, at makikita nyo ang sitwasyon ng trapiko. Kaya nga si Mayor Mon, hindi ko nakarating eh. Kaya mamaya ho, makakasama natin. At ito pa rin po ang palatuntunan ng Teka Teka sa DWIZ ngayon pong araw na ito ng Biyernes. At siyempre, kumuesta na po ang lahat ng ating mga amigos at mga amigas, ang ating mga senyora sa iba't ibang panig ng Daigdig at sa iba't ibang panig ng Islas de Filipinas at Metro Manila. At ito ang Teka Teka sa DWIZ. At habang inaantabayan na natin si Mayor Mon Ilagan, ito po naman si Senyor Ray Pacheco, makakasama ninyo hanggang alas 5:30 ng hapon. Naramdam na raw po ang paglamig ng panahon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nararamdaman niyo na ba yan? O, kaya pala marami nagpapakasal, ano? Ayan, ramdam na raw nila ang paglamig. At marami yung naku, dami talaga ikakasal, ano? Eto nga, si Senyor, imbitado ko sa kasal, eh. Imbitado ako sa kasal, ha? Wala ako sa Lunes, dahil nga imbitado ako sa kasal. Kaya Martes tayo magkikita-kita. Binabati na natin yung ikakasal. Mamaya ako babatiin yung ikakasal. Ayon po sa PAGASA, weather specialist natin, na si Raymond Ordinario, yung bugso ng amihan, ang bagyang pagbaba ng temperatura sa bansa. Nararamdaman po ito ngayon sa NCR, yung paglamig ng panahon, lalo na sa madaling araw. Nako, ito na. Ay, nako. Para mo na nakita mga... May puto bumbong na ba? Wala pa. Traditional na puto bumbong. Bibingka, wala pa? Wala pa hiyas? Wala pa rin. Bukas yan, meron na yan. Ayan. Yan po mga palatandaan nitong traditional na Pasko. Lalong-lalo na sa Islas ng Pilipinas, na kung saan ang Islas ng Pilipinas ang merong pinakamahabang traditional na Pasko. Sa buong mundo yan, ha? Isipin mo kung magsimula yan, basta pumasok ang bre. Ubus na pera mo. Kaya pagkatapos yung buwan ng bre, wala akong lahat pera yung Pilipino eh. Ubus eh. Mula sa Setyembre hanggang Disyembre, walang humpay sa paggastos. Sus, Mario, sir. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang mga Pilipino. Anyway, samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30 ng hapon at naku, marami tayong isyong pag-uusapan tulad ng tulad doon itong Omicron na ito. At alam naman natin, nako, ayan ha, tinan nyo. Alam nyo naman, ngayon ho ay pinapayagan yung mga Pinoy na nasa red list countries, ha, isipin mo, pinayagan natin umuwi. Ayon po ito sa POEA, ha.
Kung pinayagan natin ito, eh, medyo risky ito ng konti, ha? Red countries, eh. Maliwanag po yung sinabi natin, red countries. At ngayon, humihingi po ng dagdag na tauhan ng Bureau of Quarantine para bantayan. Isipin nyo, babantayan, magbabantayan, eh. Isipin mo, papasukin mo lahat yung mga uuwi na magagaling sa red list countries. At nung dati, pilipili lang natin green countries. Eh, ngayon, isinama natin ang red countries. Ay, talagang hindi makakaugaga po ang Bureau of Quarantine natin, senyora. Ha? Kaya ngayon, humihingi na sa Klolo po ang Bureau of Quarantine para po sa pagbabantay nila ng mga individual na papasok ngayong Pasko, ngayong tradisyonal na Pasko, sa kabila po ng banta nitong Omicron COVID-19 variant. Ha? At hindi rin naman biro-biro itong Omicron COVID-19 variant. At ayon nga po dito sa Senior Quarantine Officer ng Bureau of Quarantine, ng Bureau of Quarantine, eh, ito pong si Neptali Labasan, talagang ang ganda ng pangalan nito. And si Senior Quarantine Officer Labasan, na dami nga namang lumabas kasi talaga. Di ba, Carnel? Tama-tama po yung pilido nyo. Talagang totoo naman, ang dami hong pinalabas na nanggaling ko sa lugar ng nakakatakot. Pinalabas natin sa red countries, eh. kaya tutok na tutok kailangan ng Bureau of Quarantine natin dito. Nakakaranas na po sila ng patig, ha? Aba, hindi biro kasi yan. Kasi isip-isipin mo yung magdadatingan niya, bugso. Kung dumating niya, bugso. Ano, eh, parang biglang bumuhos. Ganyan na, eh. Ganyan na nangyayari po sa airport, senyora. At bawat isa yan, may mga hilo yan, eh. Dahil hindi nila alam kung saan sila ikaw-quarantine. May mga assignment quarantine area yan. Iba't iba pong lugar. Kaya po, patig na po yung mga tauhan nila dahil magdadalawang taon na nagbabantay yan. Nakabantay lagi yan sa mga port at airport. Dalawa po ang trabaho nila. Sa port, sa pier, at sa airport. Kahit pa niya, tinutulungan na sila ng ibang ahensya. Kaya sabi po, 64 na individual na binabantayan po ngayon ng Bureau of Quarantine natin na galing sa red list dahil sa banta po ng Omicron variant. Ilan yan? 64. Eh, pero kaso, dadagdagan, eh. Ang alam ko, dadagdagan, di ba? Nasa yung latest natin? Ito po, ha? Ngayon po, ito yung latest. Yung Bureau of Quarantine o yung BOQ ay nagsisikap po sila ngayon na makontakt pa. Alam nyo ba kung ilang travelers ito? From South Africa. Wow! Isipin nyo, South Africa to, senyora. Alam natin, ang Omicron ay nanggaling sa South Africa. Pagkatapos, itong ating Bureau of Quarantine ay nakatutok po ngayon at they are trying their best to contact 182 na mahigit, ha, na travelers mula po sa South Africa na dumating po sa Pilipinas mula pa noong Nobyembre, ha? Mula pa noong Nobyembre 15 hanggang 29. Hindi, kailan lang yan? Ay, kailan lang ba yung Omicron? Ha? Eh, kaya nga sabi nga, eh, medyo alisto lahat, pati nga buong mundo, alisto na dahil lahat na sila nakakaranas na ng Omicron. Ilan na nga ba itong nakuha kong mga report kanina? Ha? Isipin nyo, kung 253 travelers from South Africa, sabi nga, ito yung based on DOH data, ha? Ito po ang data ng DOH, senyora. Ang total, 253 na travelers from South Africa na composed of 249 returning Filipinos and 4 foreign nationals ang dumating po sa Pilipinas. Mula po dyan sa period na yan, sa panahon na yan, ng Nobyembre 15 hanggang 29. Kaya, a total of 71 of them had been located or contacted na. 71 pa lang ba ang nakakontakt nila at nakikita? Dito po sa 71 individual, tatlo dito tested na negative. Isipin mo yan. Sa nakita nilang 71, tatatlo pa lang na tested nila na negative. Ha? Yung test result po ng isang traveler, nakapending pa raw po. Ang test results, yung 67 na iba pa, ayun, pinoproseso pa ho. Mukhang matagal ang proseso, no? November pa ito dumating, ha? Pero isipin mo, still being processed pa yung 67. Yung 7 po, undergoing facility-based quarantine sila, samantalang yung iba, nasa home quarantine. Ayun, mayroon pala ang pinahintulutan, ha? Sa bahay.
Ngayon, ito po ang mabigat dito. Ang gobyerno po natin, temporarily, binan po yung inbound flights mula sa South Africa at yung 13 bansa mula noong November 28 hanggang Disyembre 15 dahil nga po rito sa Omicron variant. Yan ha. 13 bansa po yan. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan, ano itong pinaintulutan natin, ano yung pinaintulutan natin na mga nasa list, red list countries na mga Pinoy, na mga overseas contract workers natin na pinauwi natin mula sa red list countries. Medyo palibagong dagdag na problema to. Tama ba, engineer? Ha? Kaya mabigat yan. Kaya tuloy, pinag-uusapan ngayon, naririnig nyo siguro na sa ngayon, ito pong alert level 2, pwede na raw mag-Christmas party? Ala? Pwede na raw mag-Christmas party buong Pilipinas? Aba, totoo ba ito? Kung totoo ito, ibig sabihin, okay lang tayo? Kahit na maganda yung, kahit na nakikita natin na pababa ng pababa ang kalagayan natin, ang tinatawag nating problema natin sa COVID-19 ay medyo bumababa ang kaso. So, ganun na lang. Mukhang nag-overconfident na ang ating mga pagkilos. Alamin nga natin sa mga pribadong hospital kung handang-handa na sila in case dito sa dumarating na in case. Ha? Kasi sabi nga, malinaw po ang sinabi ng DOH, hindi natin mapapasabalian na pwedeng pakapasok ang Omicron. Maliwanag ko yan, ha? Hindi yung sinabi, hindi makakapasok sa atin yan. Nakapasok nga sa matitinding bansa eh. Sa Pilipinas ba hindi makapasok? Diba? O, alamin nga natin kung handang-handa ang mga pribadong ospital kung sakasakaling pumasok nga yan. Okay? Nasa linya po natin si Dr. Jose de Grano, ang presidente po ng pribadong ospital o ang Private Hospital Association of the Philippines. Dr. Grano, magandang hapon po ulit. Si Senyor Pacheco. Dito po sa Teka Teka ulit sa DWIZ. At tayo po ba hindi magteteka-teka dito sa nangyayaring ito ngayon, Dr. Grano? medyo... kasi parang tiwalang-tiwala lahat eh. Magbay Christmas party na raw. At saka mukhang yung ano po yun ha, alert level 2 ha, Christmas party na. Kung mag-alert level 1 pa, di lalo na. Opo. Ano po tingin niyo? Ang advice po namin, siguro, let's stay muna dito, no? Hanggang alert level 2. Kasi right now, talagang hindi po tayo dapat sobrang kampante, ano? Biglang pasok talaga itong Omicron. Uh-huh. Medyo nakakatakot po yan. Hindi Apo. Tayo sigurado kung ano yung karakteristik nito, no? Apo. Mabilis itong mahawa. Mm-hmm. Eh, hindi po natin alam kung mas grabe ang epekto nito kaysa sa doon sa Delta variant. At siyempre, limitado naman po ang ating mga private hospitals. Although, handa po ang mga private hospitals right now to admit kung ano man po yung mga COVID cases. But siyempre, lagi po may limitasyon yun din po ang number ng kaya namin i-admit. Yun po. Sa tingin po ba ninyo, yung alert level 2 ay pwede nating ilagay sa alert level 1? Siguro po, wag muna. Wag muna. Hanggang po sa katapusan ng December, baka we have to maintain muna po yung ano, yung level 2 na yan. Actually, sa level 2 nga po, sobra-sobra na rin ang mga bata po. Halos nasa labas na lahat eh. Ano ba yan? Parang wala level na ngayon. Parang normal na. Nakikita natin. Grabe. Dr. Grano, pareho tayo ng pangmalas. Para pong tingin ko, wala hong alert level. level 2 lang yan ha. Level 2 lang yan. Pero parang wala hong alert level. Ang tingin natin. Ay naku, medyo nakakabahala po yan. Opo. Kasi ang epekto po niya, makikita natin after mga, let's say, 2 weeks or 3 weeks, Opo. Baka po, pag nagsabay-sabay yan, baka hindi kayanin natin, ano, ng healthcare system natin. Okay. Opo. Ang inaalala ko lang po rito, ang dami ho natin ngayon na naka-quarantine na nanggaling sa South Africa. Pagkatapos po, yung mga Pinoy na mula sa red list countries, pinahihintulutan ng pauwiin yung mga OFWs natin
pinauwi po ng POEA. Disipin nyo yung mga aturgay natin yan, ha? Red list countries po yan na paintulutan para, siyempre, para po siguro maligaya ang traditional na Pasko ng mga Pinoy, pero isipin nyo yung aturgahin ng ating Bureau of Quarantine. Ha? Ngayon po, ay umiiyak na po ang Bureau of Quarantine natin dahil sa ngayon, isipin nyo, ano, nakakaranas na sila ng ano, ng patig. Ito po mga tauhan natin dyan sa buwanang, dahil isipin nyo, ilan yung tinututukan nila na yan. Ang inaalala ko po, ang inaalala po namin dito, Dr. Grano, buti kung aturga lahat yan, baka sa dami na yun eh, kung bumuhuso yung tao eh, hindi nyo nga madetect kung sino dyan eh. Kaya medyo ganun nga po, nakakabahala po yan. Opo. Pero ang sabi po naman nila, i-extend nila ng konti yung quarantine, diba? From 3 days, baka maging 5 or 7 days, ganun lang po talaga. Hindi naman natin pwede tigilan ang mga kapwa Pinoy natin na, na umuwi. Siyempre, Pasko po eh, alam niyo naman. But then, mag-ingat po tayo. Sundin ang ating health protocols. Yun lang po naman ang importante diyan para ano. Kung sakasakali po ba, assuming lang, Doc, kasi sabi na ho ng DOH eh, hindi natin maialis na maaaring makapasok sa atin yan. Okay, lumagay tayo sa assumption na, assuming, handa po ba ang mga private hospital natin? Okay naman po, nakahanda po. Right now, talaga halos ang utilization po ng private hospital sa COVID konting-konti. Ano? At to the point na yung pong iba naming healthcare workers, sinishift na po namin sa non-COVID areas. So nakahanda po naman ang ating mga hospitals for that. Ano? Ang siyempre, may limitasyon po tayo. Usually, 20% lang po ang talagang allowed namin for COVID cases sa mga authorized bed capacity namin. So kung tayo po yung mangyari na katulad nung Delta na dun sa peak nila, medyo mahirapan po tayo dyan, ano? Kasi medyo bumaba po ang number ng nurses natin itong nakaraang buwan eh. Marami pong nag-resign. So dun medyo mahirapan tayo, pero siguro kung sakaling magkaganyan, baka mga bandang January po yan magaramdaman natin. Kung sakali lang po magkaganyan. Eh, sabay-sabay po tayo ngayon. Ano? De, eto na po tayo ngayon sa holiday, sa traditional na holiday season. Pagkatapos, nandyan po yung campaign natin para sa eleksyon. Sabay-sabay po, Doktor. Eh. Kaya po medyo nag-aalala rin po. Dapat palaga siguro tayo mag-alala rito. At maging alisto tayo. Totoo po yun. Ang importante, yung pong sundin talaga natin, yung paggagamit ng mask, yung social distancing po, at saka yung pagtitipon-tipon po na sana naman ay bigyan natin ng puwang ang bawat isa. No? Hindi talaga, ang hirap kasi sa atin po, eh, pagka nagkatipon-tipon na, wala na, Doc. Pag oras na lang ngayon lang kita nakita, Doc, halimbawa, ngayon lang kita nakita sa tagal ng panahon, tapos Christmas party, ngayon lang tayo nakita, Doc, kalimutan na natin na merong ano, merong virus. Yayakapin kita, Doc. Totoo yan. Pag-iinuman. Ganun o ka-emotional ng Pilipino. Ganun o ka-emotional ng Pilipino, Doc. Ay, alam niyo pag nag-iinuman pa, di ba? Nako, yung pa. Pasa-pasa pa ng baso. Nako! Pasa-pasa ng baso, di ba? Cheers! 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 Tapos sabit, ay ikutin yung baso. Isang baso lang, isang baso lang. Ayan. Isang baso lang, tama. Iikot yun, di ba? Opo, no. Nakakanta pa ng ano, palaka. Palaka rin, di ba? Kamisado, kamisado mo, ah. Pwede pala kita makainuman, Dok, ha? Wag muna po ngayon. Wag po muna ngayon. Alam na alam niyo yung palakarin, ha? Oo, palakarin. Ano man tawag ko sa kape, sa palakarin, palakarin. Alam niyo, ginagawa lang natin katawa-tawa ito. Pero kasi po, nangangamba tayo dahil kasi ito nga, sabi nga ho ng ating, dito po ng ating, ano, ating IITF, pinayagan po ang pagtitipon ng Christmas party ngayong holiday season. Kaya lang sabi, kinakailangan, ito po ang mga, ito na naman po ang binigay ng pasubali, 50% na capacity. Yan, ang ganda pakinggan, ano?
50% capacity, nasa policy po yan ng alert level 2 para sa mga pagtitipon. Kung merong safety seal ang mga establishmentong pagdarausan, maaaring dagdagan daw ng 10% pa. Ayan, ang capacity pa. Para umakit pa ng 60%. Di, magiging 60% pa yan, Doc. Ha? Subalit, dapat lamang anya na isaalang-alang sa mga okasyong ito ang maraming pagsunod sa health protocols, gaya ng pagsusot ng face mask at physical distancing. Alam mo nyo, Doc, madaling sabihin ito eh. Madaling sabihin po yun na isaalang-alang sa okasyon yung pagsunod sa health protocols. Sana sinabing walang inuman. Eh kung may inuman, Doc, palagay nyo ba pagdating na ng, pag umiral na yung espiritu ng alak, may health protocols wala ba? Na po. Yun. Wala na. Yun po ang isang, yun lang po, kaya gusto ko sana makausap ang mga kinaukulan dito, dahil sabi nila, pagsunod sa health protocols, pero hindi ko nila sinasabi, walang inuman sa sinatawag na party gatherings. Kung inalis yun, pwede po sigurong masunod ito, sinasabi nilang health protocols nito. Pero pag may inuman, I doubt it, Dr. Grado. Wala po. Palagay ko po, mahirap pong sundin yun. O, kasi ay, pag nasa dandyan ang espiritu ng alak eh. Nako, wala na po. Wala nang virus. Wala na. Iisang pulutan po nun. Iisang baso. Nako. Tsaka, Doc, ganito eh. Christmas party ito, di ba? Ngayon lang ito magkikita-kita. Ang mabigat dito, ngayon lang magkikita-kita. Oh, palagay niyo, di ba yung pananabik? Alam mo siya, masyadong emotional ng Pilipino, Doc. Kaya ewan ko lang ha, na medyo naasiwalang ako rito sa naging payag ngayon, at sabi nga nila, hindi kami mangingimi. Sabi pa niya, hindi naman sabi ni Malaya na mangingimi ang kanilang ahensya na bawian. Magandang pakinggan eh. Bawian ng safety seal at business permit ang sino bang establishment na mapapatunayang lumabag sa pinatutupad na guidelines. Gandang pakinggan eh. Magandang pakinggan. Pero palagay ko, mukhang mababaliwala ito sinabi ni Secretary Malaya. Kasi hindi naman po ganun kadami ang mga magsusubaybay, magmo-monitor tama. Yan. Natin, ano po. Tsaka nasa loob po yan eh. Yun na po. Mamomonitor yan. Yun na nga. Yun na nga, yun nga nga lang, eto nga Dok eh, nasusubukan ko, kakain ako. May ilang restaurant, hindi nga nagtatanong kung meron kang ano, fully vaccinated ka eh. Wala, hindi na ako inihingan eh. Sabi ko, di mo naihingan yung ano, kung di mo tetanimin kung nasaan yung, kung meron akong ID na fully vaccinated. Wala na. Come and go, Dok. Yes po. Paano po gagawin natin dyan? Nasaan yung ating pagkatakot dito sa Omicron? Hihintayin pa ba natin makapasok ang Omicron ulit bago natin maisip itong mga bagay nito? Huwag naman po sana. Yun naman po. Mahirap. Mabigat yan. Mabigat po yan. Okay. Binibigay ko lang po sa inyo yung mga possibility kasi kasi po ang maepektuhan ang mga private hospital natin at saka mga public hospital. Totoo po yan. Kasi aside from public hospital, pag napuno ang public, tuloy ang private. Private na po. Ang target na naman. Wala nang ibang pupuntahan eh. Ngayon, sabi nga natin, maliwanag naman po yung pininiwanag ulit ng DOH, hindi nila sinasabing hindi makakapasok dahil nakapasok na nga sa lahat ng mga nakapasok matitinding na bansa eh. Nakapasok na ho sa matitinding bansa, lahat sila naka-alerto na. Okay, Doc, kung ganoon, isang statement nyo lang na kumare hanggang alert level 2 lang tayo. Yes po. Kung kami po ang tatanungin, miski po yung aming mga kasama na talagang mga expert po dyan sa ano, yung mga health workers mismo, mga doktor natin, pag tinanong, ang kanilang may papayo ay dito muna tayo. Kung hindi tayo, actually, mas maganda nga, mas mataas na alert level pa, yung 3-5. Gusto nyo pa sana alert level 3? Pero kung nasa 2 na tayo, sige po. Pero wag na tayong ibaba pa sa 1. Siguro hanggang sa katapusan na po yan. Ayun. Opo. Yun po sana ang inyo. At at this point, medyo marirelax ang mga doktor natin at ang mga nurses natin, ang mga health workers yes, natin. At para naman makinabang sila dito sa traditional na Pasko ng Sanlibutan.
Opo, na sa ganun, mag-enjoy din naman po sila. Para, ano, hindi sa ospital may... Siyempre, pag marami pong kaso, pag maraming kaso, hindi sa ospital din sila mag-celebrate ng Pasko. Oh, ayun. Oh. Kaya yun ang pinakikiusap natin. Okay. Sana naman po, sana rin po, baka naka-ready na rin tayo dito in case. Kasi sabi po, darating, hindi maaaring na hindi natin may iwasan yan eh. Eh, kung nakapasok sa iba, naka-ready naman tayo doon, Doc. Opo, ganun po. Nakanda naman po kami. Okay, maraming salamat, Dr. Grano. Thank you. Kaya po kayo pinausap ko. Opo, salamat po, Doc, sa inyong pagbibigay dano ni Chamin sa ito sa palatuntunang teka-teka sa DWIC. Maraming salamat po at maganda nga po sa lahat po. Salamat po. Mga kaibigan, si Dr. Jose de Grano, ang Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. Sa pangalan pa rin po ni Mayor Moni Lagan, ito pa rin ang palatuntunang teka-teka sa DWIC. Magbabalik kami pagkalipas po lamang ng ilang mga nagang palala. Teka-teka, alas 4:30 na! DWIC! Teka-teka, alas 4:30 na! Ito pa rin po ang palatuntunang teka-teka sa DWIC at sa pangalan pa rin po ni Mayor Moni Lagan na medyo na atraso eh. Maraming appointment eh. Ngayong araw na ito. Samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30 ng hapon sa mainit na issue pa rin natin. Ang daming mainit na issue ngayon kahit na Disyembre, no? Ang lamig na ng panahon pero mainit ang issue natin. Isipin nyo tungkol dyan sa... Ito nyo ha. Ito yung binabanggit ko kanina sa inyo. Yung magtitipon ng Christmas party. Sabay-sabay eh. Ngayon, meron tayong face-to-face classes. Isipin nyo yan, ha? Puro critical yan, ha, senyora? Critical yan habang meron tayong inaantabayan ng Omicron. Kasi maliwanag naman ang sabi ulit ng DOH. Abangan ninyo yan. Parang ganun eh. Parang kumbaga sa pelikula, coming soon. Ayan. Sana coming soon, ha? Gusto ko coming soon. Huwag yung next picture. Pag next picture, malapit na yan. Ha? Sabi kasi ng DOH, abangan natin. Huwag next picture, ha? Pero aabangan natin yan. Kaya yan ang mabigat dito. Sabay-sabay po ngayon, merong Christmas party, pinayagan. Pinayagan ng face-to-face classes, tuloy. Hindi dinanoan, tinan nyo yan, ha? Habang maganda naman ang report ng tinatanggap natin mula sa ating mga eksperto na pababa. Ha? Huwag naman natin samantalay na pababa, gusto natin pataasin dahil pababa. Ganun ba yun? Huwag naman. Kasi yan ang hirap sa mga Pinoy. Uy, okay lang, mababa naman eh. Yan ang hirap eh. Mababa naman. Ang alin? Ang kaso, patataasin natin. Tamang-tama po. Yung init ng issue natin tungkol dito sa bakuna, kasi init din ang politika ngayon. Isipin nyo nga yan. Itong si BBM, mukhang talagang pinag-iinitan, ano? Mga hindi tinatantanan. Iba-ibang issue po bumabangon dito kay BBM. Kaya gusto ko namin makausap sana itong Secretary General ng nitong Partido Federal ng Pilipinas. Siya po yung Secretary General. Matagal ko na po nakasama ito dahil ito po ay mahinang klase sa golf ito. Wala, ito minamadi ko lang sa golf. At least, ako may hawak ng mikropono eh. General, magandang hapon po. Mga kaibigan, si General Tom Lanchon. Hanapin po ang PFP Secretary General. Okay ba, General? Sabi ko, kayang-kaya kita sa golf. Wala kang binatbat sa akin. Siyempre, alam ko naman. Wala ka na magagawa. Nabito ako sa radio. Wala. Kaya nga eh. So, hawak mo yung mikropono. Ikaw ngayon ang bida. Wala ka na magagawa sa akin. Maraming salamat. Ako yung napalakan, panapaulakan mo akong maging tapanayam sa iyong radio program. Ano po? At alam naman, hindi kita masakalaman ang ating makasamaan sa media, sa radio, television, tablet. Tayo po yung magkasama na matagal na. Okay. Hindi po ba? Alam nyo, basta sa mga traffic. Yan, traffic. Magkasama kami ni General Lanchon. Yan. coding na yan. Coding. Kami. Yan. Ngayon, wala na. Mukhang hindi ka na coding ngayon, Secretary, ha? Hindi na. Napagpad ako dito sa mga kwa naman. Napunta ka tayo. Mga mas patin dito pinasok mo ngayon, Secretary. Secretary General, ha? Hindi nga ako makatandi sa Senator BBM, ano, kandidato natin sa pagkapangulo dahil nung nag-aal po yan sa Green Hills. Merong grupo ngayon, Secretary, General, gusto ko lang malaman ito. Ano itong grupo na nagkiklaim na
siya yung real officer ng Partido Federal ng Pilipinas at nag-file siya ng naku, ang dami nang nagpa-file ng kaso dito sa kandidatura ni BBM ha. Siya yung pang-anim ngayon na nag-file ng kaso sa kandidatura ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos. Nasabi niya, yung issuance daw ng Certificate of Nomination and Acceptance para po dito sa anak ng ni dating Pangulong Marcos ay unauthorized, unilateral, and illegal. Ang dami, oh. Since they claim that he is not a member of their group. Paano po, ano po masasabi niyo dito? Ay, sinong pabulaan ang sinasabi niya yung mga taong yan, ano po? Mm. Yung sinasabi niya, hindi po totoo yan. Mm-hmm. Noong number 18, alin sunod naman sa ng COMELEC, uh-huh. Kailangan magkaroon ng pagpupulong, yung National Convention ng Partido from September 1 to 30, mm-hmm. ay natasan ang iba't ibang partido ng hanay na pampolitikal na magkaroon ng pagpupulong. Mm-hmm. Eh kami nagpulong po ng Partido Federal mm-hmm. sa pamamagitan ng pinatawag namin Pangulo, si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa Tupi, sa South Cotabato po yun. Dito na headquarters po ng PFP. Mm-hmm. Doon po siya sa South Cotabato Governor. Uh-huh. Sa pagpupulong na ngayon, nandun po ay may tatlong resolution na ginanap po doon. Dahil doon sa Comelec na utusan, pwede yung i-take up yung reorganization ng partido, may iba pang mga dapat paghandaan sa dating halalan. At pagkatapos po, i-report po lahat yan sa COMELEC. Doon sa pagpupulong na yun, doon po ang aming nasa bias Zoom po yun at saka lahat po ng mga direct chairman at kasapi sa Luzon at sa Visayas, bias Zoom po yun. Lahat naman ng chairman at saka kasapi ng Mindanao, face-to-face po yun. Doon po sa convention center sa Tupi, mm-hmm. Taga Mindanao nga po yung Pangulo po niyan. Apo. Ay, si, wala po doon si Commissioner Mangelen? Inimbita ko po siya. Inimbita niya siya, okay. Hindi siya makakapunta dahil nasira yung sasakyan niya. Aha. Sabi ko, ito yung Zoom ID. Kung okay. Ano, di, tapos sabi niya umuulan. Aha. At ganun nga naging ang sinabi sa akin. So, hindi siya, hindi siya nakadalo? Hindi po nakadalo dahil ganun po ang sinabi. Okay. At ako naman po, naniwala sa kanyang explanation. Noong matapos na po yun, nalaman nga niya, kahit pa nung August 5, sinasabi niya, General, kung makuna natin si Senator BBM, ay malaking karangalan yun sa ating hanay na Partido Federal. Ah, siya? Gusto rin niya. Gusto rin niya? Oo. Oh, noong gusto rin niya noon, di ba? Mm-hmm. Noong nagkaroon sa unang resolution na inaagad sa floor, apa? Si General Counsel Attorney George Leones, ang una doon, yung reorganization nga ng hanay ng Partido Federal. Okay. At pangalawang po doon, yung affirmation ng Vice President, Executive Vice President ng partido dahil nabakante yung Executive Vice President. Okay. Kaya nag-design po si Freddy Aguilar, ang aming dating Vice President dahil sumama po siya sa ibang mga kandidato naman ng mga lokal. Okay. Dahil gumagawa po siya ng kanta. Mm-hmm. Ang pangatlo po, yun po naman ang aming ni-endorso sa hanay ng Partido Federal ang bilang kandidatong Pangulo ng Partido Federal, ini-endorse pa siya dahil hindi pa naman siya membro, no? Mm-hmm. Ng partido as the candidate for President of the Republic of the Philippines. Okay. So doon po, pinagtibay po yon at doon po sa isang tinatawag nating resolution. Mm-hmm. No? Resolution sa isang motion, ginawang resolution po yon ay nilahad ng ating General Counsel na yung posisyon ng chairman ay dinideclare vacant sa reorganization na yon at pagka ito naman po ay sumapi na nga at nanumpa ang Senator Bimbim Bongbong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas, ay siya po ang magiging nominado ng partido dahil bakante naman, nadeklara ng bakante yung chairman, siya po magiging chairman at as such, ginampanan niya po yun. Ayun. So, ang lumilitaw, ito pong claim ni Commissioner Abubakar Mangalen na nagsasabi na siya ang duly elected chairman ng PFP, ano yun? Hindi na ho yun? Invalid na yun? Baliwala na yun? Invalid na yun kasi dineclare ng bakante yun ng body po yun. Lahat po nag-unanimously approve po yung resolution na yun eh. At hindi naman siya nakatalo, di ba?
Yan na kadalo. Itapos ay nung matapos yung pinag-congratulate kami. Ah, so nung matapos na ngayon, nung matapos na yung mga napili mga officer, nakahabol din si Commissioner Mangani. Hindi, tumawag na lang siya. Na congratulations, okay. Ganun. Ah, congratulate pa siya. Okay. Oh, nung una pa, sabi niya, malaking karangalan sa partido kung pasabi sa atin si Senator BBM. Okay. Eh, ako naman ay ganun dahil Secretary General ako, lahat naman opinion binibigyan at gandaan, at paintulot. Ngayon, noong gano'n na nga, nag-assume na nga ang ating national chairman dahil nominado. Mm-hmm. Nominado na dahil nagsumumpa na siya, member na siya ng Partido Federal ng Pilipinas. Mm-hmm. And i-assume as such, siya po ngayon ay gumaganap na. Ginaganap pa na niya ang binging bagong national chairman ng Partido Federal ng Pilipinas. Ngayon, yung sinasabi niyang kona na yun, dapat i-withdraw na ng Comelec Commission election. Apo. Hindi po wala po yung jurisdiction ng Comelec po yun, dahil ang CONA, sa kwan po yan, integral part ng partido. That is the functions of the party, its political party. Mm-hmm. Hindi po walang saklaw po dyan ang Comelec. Okay. Kaya mali ho eh. Yung kanyang petition na yun, eh siguro ginawa niya sa katangisip na yun. Tapos, wala pang abogadong nag-subscribe and so on to. Basta sinama pa niya yung issue ng kay Carpio na tax sa income tax return na nagalo-halo na eh. So, ewan ko kung paano yung kwan. Ibig sabihin, hindi tama yung kanyang natawag natin, wala ka namang fax pala eh. Mm-hmm. There was no factor base yung sinasabi mo. Eh, sinungaling ka. So, ang ibig sabihin ngayon, itong pagpa-file na niya ng dito sa Comelec, magiging ano to, baliwala, invalid ito, and magiging void. Ganun po yan. Pero kahit na merong ganyang pag-aayon na kaya, sinasagot po ng partido yan, through our general counsel, sa Attorney George Briones. Na po, pagay ng sinagot ng George Briones, doon sa ANC channel ni Christian Isguera, eh pinaliwanag, maigi, ano ba itong tax upon ito? Dahil yung ITR na yun eh, kung na yun eh, parang jaywalking na lang yun o kaya itong repeat violation, ganun lang yan dahil na-decriminalize na yun. So, yun ang istorya po niyan. Okay, sinama pa ni Mr. Mangelin yun, eh talagang sabi ko eh, ibang klaseng tao na to, iba na to. Ano, wala ko kayong idea kung bakit out of the blue eh biglang gumikta ng ganito si Commissioner Abubakar Mangelin in spite of the fact na siya pala po ang siya pa pala nag-i-insist na dapat ang maging presidential aspirant ninyo federal o sa Partido Federal ay si Bongbong. Tama po yan. At hindi ko nga nagugulat. Nagtataka. Dapat sagutin niya yun kung ano yung kanyang saludin tungkol dyan. Okay. So, siya ang sasagot niyan. Pero nagulat kayo lahat. Nagulat din kayo lahat. Nagulat talaga. Hindi tama yung sinasabi ng taong ito. Iba ang pagkatao nitong ang mangyayari na to. Opo. Pero ano ito? Itong file, pagpa-file niya na ito, sasagutin niyo buo ba ito ng partido o ito ay pababayaan lang as is? Okay, sasagutin po yan. Dahil siya naman po, sa resolution na yun, binabakante lang naman yung yung chairmanship ng partido. Ngayon, siya naman member pa din ng partido, ng Partido Federal. Ngayon, kasi ginawa niyang yan, meron kaming mga regulation doon, yung disciplinary action. Dahil yung ginawa niyang action na yan, na hindi naman angkop sa aming advocacy at sa mga core values namin, ay bibigyan ng sanction yan ng aming hanay in accordance with our constitutional and bylaws on discipline because what he did was inimical to the interest of our party. Okay. Mukhang sunod-sunod doon talagang mga filing ang nangyayari against Marcos, ha? Ngayon po, meron na naman dito ang latest, tungkol rito sa compliance of payment niya sa Court of Appeals. Doon sa failure to file income tax return. Diyan po sa Quezon City. yun naman po. Sa aming pagkaalam din na, tapos na po yun eh. At saka... so alam niyo rin ito, General. Itong tungkol dito sa certification na limilito na hindi raw bayad siya sa nang bayad na 'yan, paring senyor, bayad na. Ah, ganun ba? Nakausap ko si Chief Justice Puno. Oho. Sa ating Chief Justice, si Ray Puno, at saka si Chief Justice Dr. Peralta, sabi niya,
itong kasong naman yan ay it will have to stand on its leg because it will be eventually dismissed. Kasi ang COMELEC is a quasi-judicial body. Opo. At yung decision ng COMELEC is immutable. Mas mataas po yun dahil ayun. Po yun eh, hanggang Supreme Court. Ayun. Okay. So talagang wala. Kaya magabang pa kayo. Magabang pa kayo, General Lanchon. Opo. May kasabihan tayo sa Tagalog, di ba? Pag maraming Opo. Bunga, maraming pupukol dyan. Okay, ano talaga eh. Wala tayong magagawa. Okay, maraming salamat. General, maraming salamat. Okay, okay. Salamat. Sir. Alam ko marami ka pang mga dapat na aturgahin dyan at busy-busy ka. Pero salamat sa pagpapaunlak mo dito sa palatuntunan namin sa Teka Teka. Eh, sa susunod natin pagkikita, hingi ako ng plus sa iyo sa gold. Okay, mga kaibigan, ang dating General Tom Lanchon, na ngayon po ay siya po ang Secretary General nito pong Partido Federal ng Pilipinas. Magbabalik po kami. Sandali po lamang. Maraming po salamat. Philippine Standard Time, 23 minutos na po. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Bakit tayo magbabalik? Wala naman tayo kumese. Namilit tuloy ako. Hindi kasi, alam mo kasi, yung General Lanchon, malaki sa akin, lalaki. Isipin mo, sinabi ko sa kanya, kaya-kaya ko sa talunin sa gulo. Okay, siyempre, nasa radio ko ngayon. Wala siyang magawa. Okay, marami po salamat. At ngayon, ayan na, nakunda, eto pa rin o. Maraya, maaari pang maghain. Naku, talaga COMELEC, nag-anyaya. Maaari pang maghain kayo ng petisyon, ha, para sa diskwalifikasyon ng isang kandidato hanggang sa proklamasyon. Biro mo yun, hanggang sa proklamasyon pala. Kaya mukhang hindi tatantanan ito si BBM. Ha. Ito po ang tugon ng COMELEC spokesperson James Jimenez sa gitna po ng panibagong diskwalifikasyon ulit ni Bongbong Marcos. Kaya antabayanan po ninyo dahil hanggang sa proklamasyon daw. Pero ano man lagay ng ano natin, ng trapiko natin ngayon? Di ba sabi ko sa inyo parang walang alert level 2 tayo? Oh, dating na. Pero bago niyan, alamin muna natin yung pag-asa. Di ba sabi ko sa inyo, malamig. Malamig. Pero walang bagyo. Ha? Malamig na, meron tayo. Sabi ko, ganun eh. Okay, tinan muna natin si Raymond Ordinario mula sa pag-asa. Mainit. Malamig. Maulan. Maaraw. Teka, teka. Ano ba ang weather ngayon? Tingnan natin ang latest weather natin mula kay Raymond Ordinario. Ordinaryo ba o extraordinaryo ang ating kalagayan ng panahon ngayon, Raymond? Yes, sir. Magandang hapon po, Senyor Ray, at sa ating mga taga-subaybay. At ito po yung update natin dito muna sa bagyong nasa labas ng ating area of responsibility. Awo. Sa loob ha? Wala sa loob ha? Ito po ay papalayo. So, kayo na pong alas 3 ng hapon. Ito po ay tinatay nasa layong 1,960 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. May kalakasan to sa 185 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na 230 kilometers per hour. Kumikilos ito papalayo sa atin sa direksyon ng northeast sa bilis sa 45 kilometers per hour. Ngunit dahil na may bagyo, yung kanya extension yung tinatawag nating trap ay magdudulot pa rin ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog dyan sa buong Kabisayan, Mindanao at ang southern portion ng Palawan kasama na rin ang Kalayaan Island. Samantalang amihan na nakakapekto ngayon sa Luzon kaya nabanggit na si Nyoray kanina may kalamigan dahil nga sa bumubugsong amihan sa ngayon na magdudulot naman ng maulap na papawirin na may mahihilang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Northern Quezon kasama na ang Polillo Islands. Dito naman sa Metro Manila, the rest of Luzon ay magkakaroon ng maliwara sa panahon maliban naman sa mga isolated light rains. Kaya bukas ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 31 degrees Celsius, Baguio City is 12 to 20 at sa Tagaytay City naman ay mula 20 hanggang 29 degrees Celsius. Senyor Ray, dahil nga sa amihan natin, may nakataas tayong gale warning dito sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, Eastern Coast of Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Eastern Coast of Surigao del Norte, kasama ng Siargao at Bucas Grande Island, Surigao del Sur, Davao Oriental, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan,
Kaya po patuloy natin pinapayuhan ang ating mga kababayang maingisda at may mga malilito sa sakyang pandagat na huwag po munang pumalaw sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malaking pag-aral. Over the weekend, inaasahan pa rin natin ang pagbugso ng amihan, kaya aasahan pa rin natin na medyo may kalamigang mga madaling araw. At sa latest, wala rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario nag-uulat. At sumayin nyo ang ulat panahon. Laging maging handa, ano man ang weather. Maraming salamat, Raymond Ordinario. Wala pa rin po sa PAGASA. Okay, binag-usapan na rin lang natin ang weather dahil yung mga mag-uuwian ngayon, rush hour, ha? Hindi yung Christmas, hindi yung traditional na Christmas rush, ha? Kundi rush hour po dahil uwian. Ngayong araw ng Biyernes, tignan natin ang kalagayan ng trapiko natin sa Metro Manila. Nagmamadali, pero natatraffic? Teka, traffic report! Okay, labi natin ang kalagayan ng trapiko natin sa Metro Manila mula kay Joel Wahid ng MMDA Metro Base. Joel, buenas tardes. Magandang hapon. Opo, magandang hapon din sa inyo sa lahat ng mga nakikinig sa DWIZ. Sa mga oras na to, yung kalagayan po ng trapiko natin. Dito sa may southbound lane ng EDSA, nagsimula na pong bumagal sa Roosevelt hanggang sa may Bansalangin. Pero yung West Avenue, tuloy-tuloy pa naman yan patungo ng Quezon Avenue, Timog Avenue, hanggang dyan pa po sa may Kamuning, maluwag po yan. Pero pagsapit ng Aurora, unti-unti na pong bumabagal yan hanggang dito po sa may Connecticut. Banayad pa o maluwag pa yan, Ortigas, hanggang dito po sa may Shaw Boulevard. Pag-ahon dyan sa may tunnel ng Aurora A ng Shaw Boulevard, magmula po dyan sa may Boni, hanggang dito sa Magallanes, doon na po nararanasan yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad. Maging dyan po sa may Cabrera hanggang dito po sa may Park Avenue, nakakaranas na rin ng pagbabagal. Yung kabilang palig naman ng EDSA, yung northbound lane, magmula rin sa may Park Avenue hanggang sa may tramo, katamtama na din ang usad niyan. Magmula dito sa may Orense Street, dito po sa may Guadalupe, hanggang Ortigas, katamtaman hanggang sa mabagal na din. White Plains Avenue, tuloy-tuloy na po yan, mabagal po yan, duktong na po halos yan hanggang dyan sa may North EDSA po. Katamtaman hanggang sa mabagal yung usad ng mga sasakyan. Bagyang luluwag lang dyan sa may Congressional, pagsapit ng Oliveros, muli pong babagal yan hanggang sa may Balintawak. Yan po ang kalagayan ng trapiko. Well, pinaiiral natin ang ano, ha? Ang coding, ha? May coding tayo, ha? Ang number coding po natin ngayon, ha? 5 PM hanggang 8 PM po. Ayan, malinaw yun. Pag-awal po natin. Okay. Maraming salamat, Joel. Okay po, salamat din po. Ipaalam na tayo! Alam na po kami, at sa pangalan pa rin po ng ating kasamang si Mayor Moni Lagan, si Senyor Ray Pacheco, mismo pa nagsasabing, don't worry, be happy, see you next week. Ayan, hasta la vista. Teka, alas 4:30 na!